Hubot-hubad, tadtad ng saksak at wala ng buhay. Sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan, natagpuan ng kanyang kaibigan ang 18 anyos na babae sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa San Carlos Heights, Baguio City. Ayon sa pulisya, hindi raw sumasagot sa text message at tawag ang biktima, kaya minabuti ng isa niyang kaibigan na puntahan sa kanyang boarding house. Initially, meron po siyang 6 na stab wound sa kanyang right neck area. Kalat yung dugo, dun sa privacy, and may indication na may struggle po talaga. Bukod sa tinamong mga saksak, nawawala rin ang cellphone, pera at iba pang gamit ng biktimang si Casey Gabriel Labayan, maging ang patalim na ginamit sa krimen. Ayon sa mga autoridad, hinihintay pa ang autopsy report sa biktima, pero may hawak na umano silang persons of interest. Posible rin daw nakakilala ng biktima ang suspect base sa mga social media messages na kanilang nakalap. Meron na po tayong na-identify na persons of interest. At sa ngayon ay in-establish po natin yung link na pwede ma-edit natin para talagang sila yung masabi natin na suspect. Possible po talaga, kilala po niya itong suspect. Wala pang tiyak na motibo sa krimen pero hindi isinasantabi ng pulisya ang rape at pagnanakaw, maging ang anggulong may kaugnayan sa trabaho o personal na buhay ng biktima. Nakikipag-ugnay na rin daw ang pulisya sa barangay para mapag-aralan ang kuha ng mga CCTV noong mga oras na nangyari ang krimen. Malaki tulong sana yung mga CCTV. Sa CCTV sa area, CCTV ng barangay o mga establishment. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng mga kaanak ng biktima. Tubong ifugaw at kasalukuyang nagtatrabaho si Casey bilang isang customer care assistant sa isang club sa lungsod. Sa kaso naman ng babaeng natagpuang patay sa Cebu, sumailalim na sa autopsy ang bangkay ni May Fatima. Pero sa mga susunod na araw pa malalaman ang resulta. Inaalam ng pulisya kung ano ang ikinamatay ng biktima at kung ginahasa siya bago pinatay. Ikinasa na rin ang region-wide manhunt operation laban sa suspect. Nagipag-ugnay na rin ang pulisya sa kanilang counterpart sa Misamis Oriental para iberipika ang impormasyong may standing warrant ang suspect dahil naman sa pagpatay umano sa sarili niyang ama noong June 2023. Kasabay ng pagluluksa, katarungan ang sigaw ng mga naulila ni May Fatima. May panawagan din sila sa suspect. Punta nagbuhat sa anak nga. Taga-antagustis yata ang anak sa iyang ibuhat. Parang ito pagkandu ito, sir. Punti sakit mo kisa. Ginikanan yung ginanak mo, anak yun. So ito lang babababal si Fatima? Ano nung... Parang ikat, magikat buhay pa na pag-ulipat na yun ating paitang yun. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakuhanan ng CCTV ang lalaking yan na nakapula na kumuha ng improvised barbell at pumasok sa loob ng kwarto ng isang poultry farm sa Barangay Biasong sa Balamban, Cebu. Maririnig ang hiyaw ng isang lalaki. Ibinagsak na pala ng lalaking nakapula ang dalang barbell sa kasamahan niya sa poultry farm. Ang biktima nakahandusay sa sahig malapit sa pintuan. Sunod na nakita ang muling paglabas ng suspect at may kinuha bago bumalik sa loob ng kwarto. Ayon sa pulisya, kumuha ng kutsilyo ang suspect na ginamit niya sa pananaksak sa biktima. Matapos isagawa ang krimen, umalis na lang ang suspect palabas ng compound na tila walang anumang nangyari. Ayon sa pulisya, personal na alitan ang tinutukang motibo sa krimen. Kamakailan lang daw nagsuntukan ang biktima at suspect? Actually, nung hindi pa nangyari ang insidente, meron na silang personal grudges, no? Kasi ang victim natin is from Negros Oriental and ang ating victim, yung ating suspect is from Leyte. So, meron silang differences, hindi siguro sila nagkakaintindihan. Pero kaya pa naman i-manage until such time na lumabas silang dalawa para mamiesta. Naisugod pa ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Pero dahil sa tindi ng mga sugat na tinamo, namatay kalaunan ng biktima. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa iba pang police station para maaresto ang at-large na suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi!
Bago sa saksi, patay sa pamamaril ang isang kapitan ng barangay sa San Juan, Ilocos Sur. Damay, pati ang 24 anyos niyang anak. Batay sa imbestigasyon, papalikuna sana ang sasakyan ng mag-ama nang barilin sila ng riding in tandem. Isinugod pa ang mga biktima sa ospital pero idineklaring dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang tatlong basyon ng bala ng baril at isang slug. Patuloy ang imbestigasyon at hot pursuit operation laban sa mga salarin. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.